Anong bayan to? Rojas, sakop ng Mondragon. Yeah. Mga ka-partners, panibagong kababayan na naman ang ating kukumustahin dito po sa bayan ng Mondragon. Isang concerned citizen ang nagpaabot sa atin upang makumusta. Siya po ay si Nanay Pining. Ito, bahay nila. Nagulat ako at nabigla nang maipakita sa akin ang kanyang pinagdadaan ng pagsubok. Napakalaking bukol sa kaliwang bahagi. Ay grabe mga kalingap, sobrang bukol na siya. Mga kapartners, napakahirap na pinagdadaanan ni Nanay Pining na wala kakayan makapagpagamot na kanyang karamdaman. Kung sino man ang magagandang loob, tulungan naman ninyo ako dahil nga dito sa naramdaman ko. Sabi ko nga, iniisip ko, mabinti na lang ako. Para din ako mag-fish. Minsan sumasagi sa ating buhay ang ganong pagkakataon. Ngunit manatili tayong matatag at magdasal para malabanan ang mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Maraming salamat sa may mabuting puso na nagrekomenda sa atin para makilala si Nanay Pining. Magandang araw po mga kalingap, shout out po. Ayan, nandito si Carmelita. Hi! Shout mo si Edna. Hi Edna! Nandito na naman kami. Anong bayan to? Rojas, sakop ng Mondragon. Ayan, nandito po kami sa barangay na Rojas. Mondragon North and Sama, ka-partners. Sama ko si Buitabang. Ayan, Ski TV. At syempre, Inday Vlog. Inday Vlog, saka si Gahing King, Aubos King. Kapat na samahan niyo po ako kasi meron pong inirekomenda sa akin si Sis Carmelita dito po sa kanyang barangay. Isang ginang na dumaraan sa pagsubok. At hindi ko alam kung ano yung kaya natin maitulong sa larangan ng ating pagbablog. Sana may makapansin sa kanyang kahilingan. Siyempre bago tayo mag-umpisa, naglalakad kami papunta roon bago natin napuntahan. At alamin niyo sitwasyon ng kanyang kalagayan. Welcome back muna sa ating YouTube channel, siyempre. Joey Laglay. Layo ka ba? Malapit na. Ayan mga partners, doon na po tayo mag-start pagka sa may bahay na po tayo nila. Ilan taon ito siya? 60 plus na. O yun yun, lalakad na ba? 60 plus? Oo. Siya yung lalakad? Ah, diyan siya nakatira? Diyan siya nakatira? Diyan siya nakatira? Ah, dito siya nakatira. Ito? Oo, oh, ito yung may... Ano yung tinda niya? Wala, diyan ka dyan may spatos. Ito yung natuloy ko, ano itong? Oo, ito, ito bahay nila eh. Oo. Ito? Ano yung tinda niya? Kamote. Ah, dito siya nakatira? Dito, ito yung munting bahay niya. Mm-hmm. Ano po tinda nyo? Ha? Ano po tinda nyo? Ito, anak nagtitinda isda. Ito, anak mo nagtitinda isda? Oo. Mm. Ay, sige si Tonsir Agogo. Ayan niya, ang tulong. Oh, ibang anak nagkaon. Ano daw po? Hindi pa rin. Paano po kayo magtagalog na eh? Marunong lamang kunti. Ay, marunong lamang. Hindi kayo nakaintindi sa Bisaya. Saan po tayo nag-uos na? Okay lang po dito? Sige, dyan na lang. Oh. Si, oh, pwede naman dyan. Oh. Tulak na lang natin. Siya kapag kay pag nagalaw ako, lalo dumudugo yan. Ilan taos po kayo na eh? Ako, 70. 70? Thank you, Sis Carmelita, ha? Oo, paano siya? Paano mo siya nakilala? Chahin ako siya. Hmm. Auntie ko siya kasi yung namaya pa niya asawa. Yung asawa ko noon. Sila. And hi. Dito po kami nang tulong para dito sa pinsan ko. Wala man lang kape. Hindi, sir, tayo mahirap ba ako, sir? Wala nga kape, tinapay lang. Diyan ako na ano, dahil yung nagnanana yung baby niya.
Ayan o. Lagi ko linalagyan ng ayan na. Ayan yung dugo talaga tumutulo. Tumutulo na yung dugo? Opo. Ayan o. Diyos ko, matatakot niya ako pag ano. Pa-check up niya na po yan? Opo. Ay gusto operahin. Ay, operahin po talaga yan. Ayaw ko. Nandoon ako noon sa ano. Bakit ayaw po ninyo? Eh baka mamatay. Hindi kasi nung time na yun, naka-schedule siya, mataas yung blood sugar niya, kaya hindi natuloy. O kasi bago upirahan, lahat yan iti-check. Lahat ng proseso po gagawin po dyan. Eh gusto ko lang sana, sir, yung ano lang pampatunaw. Kasi nag-ano naman siya. Hindi po yan matutunaw lang ngayon, hindi na po niya, kaya ito na gawin, opera na po talaga yan. Marami pong proseso yan. So, paano po gagawin? Ay, yung babla. Ito. Ito ang naano ko ba? Sabi ko nga eh, dapat meron yung, iwala din naman akong pera para tulungan siya. Nasa ba? Para yung dugo ba niya hindi malalaglag lang tumusulo. Dapat meron dito ano. Acute na po siya. Ganun ba yun? Opo, hindi na kahit anong gawin niya, acute na po yan. Kumbaga, gigil na siyang pumutok. Kailangan talaga niya yun. Kailangan po yan operahin. Tatanggalin po siya. Hindi man po tayong doktor, pero yun po ang pagkakalam po ng proseso. Talaga po dyan. Pagdating sa mga buko, active kasi siya. Buhay kasi siya. Eh, yung kasabay ko nga nun, pagpa-check up sa center, namatay na sa akin, teacher, yun. May posibilidad to. Inopirahan yun. Wala isang buwan, namatay siya. Kaya yun ang kinakatakot ko. Dito rin, mayroon dito sa amin. Malaking babae. Breast cancer po tawag dyan? Nag-ano siya, oh, nagluto-luto. Breast cancer tawag dyan? Ganito rin. Breast cancer po. Siguro. Akyut na siya talaga eh. Hindi ngayon. Ang may... Paano po nag-ano niya nanay? Paano po nagsimula sa inyo? Kaya di ko ano naman nalaman yung basta binagbukol na lang doon. Maliit, nag-inom lang ako amoxicillin. Yun lang ang inano. Basta bigla na lang tumubo yan. Nag-inom ako mga herbal, yung serpentina. Hindi rin po nawawala. Yun na nga. Umano na nga siya. Yun o. Ah, kaya nag-inom ka ng serpentina? Kagabi, nag-inom ako isang baso, yung serpentina, linaga ko. Kaya yun, tapos sinalo ko ito sambong, na, ayun, nag-ano na siya. Eh, di maupay yan, nakagawas na nana, kasi siya. Kung hindi, mas lalo. Kaya nag-inom ako, Tubita Plus, to Kuya Bano, wala. Basta, na ano lang doon, lumaki tuloy. Ang ginawa ko, naglaga ko ng serpentina, mayroon naman ako dyan tayo. Ito po yung si tatay, asawa ko dito. Hindi. Pangalawa, kasi patay naman yung doon na ako. Patay dito ka po. Eh, inaano namin si nanay ko, kung kaya po namin maitulong sa kanya. Naman. Ano po pangalan niya, tay? Pangalan mo daw, ano? Oh, likod ka! Ano po pangalan niyo? Dilipi, tatay Filipe. Patay ako po si Kuya Joey. Isa po ako charity vlogger at kasamahan po ako nila Kuya Bar. Sa kanila kanina. No? Okay lang po, Nay, na may upload natin sa social media ito para kayo paano may makapansin sa problema niya. Oo, ay gusto ko nga matulungan ako, sir, kahit talaga wala ako pambili gamot. Ang sa amin naman po, Nanay, wala po kami kakayahan na matugunan lahat po ng pangangailangan. Kay Kagala, sir, ano itulong mo? Ano yung kumain? Sa amin lang po ay doon lang kami halos bumabase sa mga taong nagmamalat sa musuporta po sa amin. Sir. Yun lang yung hinihiling ko na sana kay paano may makapansin ng ating panawagan na ito. No, kasi sa akin, wala po tayong sahod talaga sa YouTube. Nakita niyo naman po yung ating mga video, yung ating mga views, no, napakababa. Wala pa, yung mga iba, isang buwan na nga, wala pang 1,000 ang ating views. Wala po kaya. Naisip ko nga, sana magbigti na lang ako. Eh, bakit mo gagawin yan? Kaya sa katitiis mo sakit. Okay lang sa'yo, tay? Narinig mo yung sabi niya? Ha? Bakit po? Tay, ay marami yung ano na yan. Hmm? Ano? Pagka hindi na alis yung sakit. Papakamatay? Sa tingin niyo po, solusyon yung gano'n? Sa tingin mo, gusto mo? Kasalanan po yan. Pero masakit. Ganun na lang, ganun. Kasalanan po yun. Kasi hindi po tayo pwedeng kumitil ng sarili natin buhay. No? Ang Diyos na lumikha, yun siya ang may karapatan ng sumingi, kumitil ng buhay natin. Kasi siya po yung naglikha sa atin. Nag-iikog na lang. Opo. Ganun po talaga.
Ngayon, kaya po siya nandito kasi may purpose. May sakit, di na halit. Opo. Kaya po siya nandito. Meron pa siyang kakamata itong mga kuwan. Ano na ito? Pero kahit ipag napatay, basta mutuko lang sa Ginoo. Pag inano kami, nakat po kami, tulungan lang, kakasusugan na. Saan po? Again, yung katulad yung sakit niya? Oo, ganito rin. Tatlo yung napapagamot na ganyan na napatay na? Oh, apat. Doon. Pagka mutuko sa Ginoo, dali lang. Oh yes po, at least kahit pa paano, lumaban po siya na ipagamot. Ito. Opo. Pero kung sarili mong buhay... 5 minutos lang. Buhat ito. Oo. Kung sarili mong buhay yung kikitilin mo, saan po yun sa Panginoon? Ay, ito. Smell it. Alay na lang pagkalingkuran dito. Sige, okay. God lang. Kayo lang. Sige na. Dito lang kami. Sa ngayon na, ano yung pangunahin yung kailangan po talaga? Eh, gusto ko lang bumaling ako nito. Eh, gusto ko lang kung mayroong pang patunaw doon. Kasi andyan na nga. Ininuman ko kagabi ng serpentina, isang baso. Ibig sabihin, ilan taon po yan, nanay? Gano'n ka? 7. 7 years ka nagtitis. Kahit itong apo ko, inalagaan ko yan, 2016 yan. Mm-hmm. Ngayon, grade 1 na. Sobrang aktibo siya. Mm. Kumbaga, malakas ang mga baso. Ay, grabe. Inanuang, binabalutan ko lang yan. Oo. Yan, ay, grabe, mga kalingap. Sobrang bukol na siya. Mm-hmm. Yan. Yung dugo sa ilalim po nanggagaling? Diyan o, na ano, awas yan, may butas yan, maliit. Matigas na talaga siya? Mm. Matigas na matigas na? Pero pagka inasil mo, di na po kayang tunawin yan, anay. Opera na po talaga siya. Opera na talaga yan, laki na yan. Mahirapan po. Yan, binabalot ko lang pa. Ay, kaiso, oh, tingnan mo na, tulo sa damit ko. Oo nga po. Doon siguro yan sa, nag-trigger siya doon sa iniinom niyo. Oo, naano kagabi sa ano, di ko nga ininom to, ano, amoxicillin. Binigay mo? Pero doktor, binigay pa. Naglaga ako sa serpentina. Saan po na-check up yan? Dito sa Katarman? Doktor, binigay pa. Ibig sabihin na schedule na siya. Sa general, o. Oh. Ay, gusto mo pirahin. Sabi naman, baka daw hindi ko na daw kayanin kasi matanda na ako. Yes. Inag-umpisa naman ito, ano palang edad ko, 50. Hindi pa naman ako ganito noon. Medyo malakas pa naman ako noon. Eh ngayon, lalong humina yung resistensya mo. Ay ngayon, eh hindi pa nga ako nakakapaglinis dahil pag gumagalaw ako, lalo tumutulo, adugo. So ang ano nyo lang, kung sakali may magbigay ng pagmamahal para tanggalin, ipa-opera yan, ayaw mo rin? Ayaw ko sir, kaya hindi, ay talaga, lalo ako hindi makakakilos. Eh makita ko yung sugat ko dyan, malaki. Iba paano po ang gagawin? Yung ano na lang, kahit na lang yung mga ano dyan, tablitas. Hindi na po makukuha yan. Eh, bakit yung ano, serpentina, tumulo yung dugo? Ay, hindi po lang. Kailangan po ma-check up siya. Kayo yun lang. Kailangan po siya ma-check up. Hindi po yung ma-check up po, malalaman po yung doktor. Oh, sige, kung yan ang desisyon nyo, isusundin ko, sir. Pero willing ka po ipa-check up? Oh, sir. Kaso nga lang, wala ako ngayong kapira-pira, sir. Naku, mahirap talaga sir, ang mahirap. Ilan po ang anak niyo? 5. Lahat naman sila may pamilya. Ito nga yung isa kong anak, andyan naman ang bahay niya. Ano yung tinitindat? Ano yung kamuti sa inyo? Kamuti sa anak ko yan. Bayad yan sa isda niya, binigintaw naman niya para bumalik yung puhunan. Yun lang, yung hanap buhay naman sa anak ko, tatlo rin anak nila. Yun. Kaya sabi ko nga sa ano ko, pamangkin ko, tinungan mo naman ako kung sino kaya makakatulong sa akin. Nandiyan po nanay sila nanonood sa akin. Pwede po kayo humiling ng tulong sa mga mababuting puso. Pwede po kayo mag-report sa kanila. Kung sino man ang magagandang loob, tulungan naman ninyo ako dahil nga dito sa naramdaman ko, sa katawan ko. Dahil isa rin naman ako mahirap. Yung lang eh, tulong ninyo sa akin, hindi naman ako naghangad ng malaki, basta yung ano lang, may tutulong mo lang sa akin. Para ngayon nga, hindi pa nga ako nakapag-almusal, isang tinapay, wala kape. Napakahirap, no? Mahirap ka na, mayroon ka pa sakit, ano? Mahirap. Di nga ako makakilos eh, tay. Pag nakilos ako, yun.
tumutulog ng dugo sa suso ko. Doon lang ako sa duya na kahiga. Bumili ako tinapay. Sabi ko parang nag-arithmetic ng tiyan ko. Punta ko doon sa tindahan. Nangutang lang ako sa piraso na tinapay. Gano'ng kahirap para sa'yo na yun na meron kang dinaramdam na ay naku sir, lalo. Kaya sabi ko nga, iniisip ko, mabigti na lang ako. Para din ako magtiis. Di ba sa, yung kapatid niya, na-stroke, bigla lang namatay. Diretso sa katarman, hindi na nakabalik. Nakabalik, buo na siya. Yun, bigla lang. Sana sabi ko kung ang Ginoo, yun na lang gawin sa akin para di na ako magtiis. Yun lang, sir, ang inaano ko sa Ginoo. Pero may dahilan kung bakit nandito ka? Kaya, siguro. Pinipigilan pa ako sa Ginoo na wag mo na ako pumunta dun sa langit. Eh, kasalanan po sa Diyos yun. Iniisip po sa inyo. Ano po kung gagawin niyo? Ano po? At sana mag-guide kayo. Kahit pa paano may makatulong po sa suliranin. Kaya nanhingi naman ako tulong. Ano pangalan niyo? Sino naman may awa sa akin. Ano po pala pangalan niyo? Pining. Nanay Pining. Mm-hmm. Ilang taon? 70. 70. Senior na. At nahirap din sa buhay. Ano si tatay? Nag-antay ako ng senior. Kailan daw kaya kami makakaano? Makakasahod. Yun lang naman inaasahan ko. 6 na taon yan. Yun lang inaasahan ko sa senior. Nanay, sa ngayon, meron ako kunting bantulong. Pero hindi po sa sapatos sa parami. Dahil yun na lang, Matcher, kung ano, may tutulong mo sa akin. Mabili, ano? Para mayroon ako pambili kape. Ay, oh. Galing kay Tita Malo de Lusantos. Sige, salamat, sir. Okay, tanggapin ko lang ito, sir. Sige po. Para naman mayroon ako mabili pag ano kukain. Sige, sir. Salamat. Yung mga kalingap, no? Ang hirap ng ano, breast cancer. Actually, yung ano, yung ate ko din, di ba? Sinune, di ba? Sinune. Meron din breast cancer. Itim na rin yun sa kanya. Itim na rin, butog na rin. Kanan sa kanya, kaliwa. Kanan din ano, kanan din. Sa kanya itim na rin halos. Itim na rin. Problema rin, kumbaga, tumutulong tayo sa breast cancer. Yung kapatid ko mismo, na kapatid mismo namin na panganay, may breast cancer. Kaya ramdam ko kung ano pinagdadaanan ni nanay. Yung sa kanya halos, alman na rin, dumudugo na rin halos. Gumaling na yung kapatid mo? Hindi pa po, kasi wala rin papa-opera. Oo. Maraming proseso po yun. Maraming pagdadaanan bago po opera. Opera po talaga yung solusyon. No, maraming salamat sa nai. Ang iniisip ko naman, sir, kung magpa-opera ako, wala ako dito katulong kahit man lang maglinis. Wala talaga. Hindi po na po kailangan maglinis. Ako ang kikilos. Oo, hindi na po kailangan maglinis. Ikaw po yung bagong opera na bibigyan ka ng pagkain. Papahinga ka para lumakas ka. Huwag mo na isipin yung mga ganong klaseng bagay, yung mga obligasyon mo. Alisin mo po sa sarili. Mayroon ako bisita. Tingnan mo yan, di pa nga ako nakapaglinis. Huwag niyo po intindihin yun kasi yung sitwasyon niyo po, huwag niyong isipin, huwag niyong ilagay yung sarili mo doon na okay ka. Ilagay mo yung isip mo na meron kang dinaramdam para kailangan mo magpalakas pagka na-opera ka. No? Sayon nga, dapat nagpapahinga ka lang eh. Hindi ka naglalakad-lakad kung saan kasi mabubugbog siya. Mm. Di ba? Eh, kanina, sabi ko, ano ko, kinapay doon. Buti na may mayroon. Yan ang ano niyan, pagka nabubugbog sa loob, napapagod siya, lalo siya nagtitrigger. Kaya kailangan mo talaga magpahinga. And then, sana kahit papaano may magpa-check up talaga. Yan ang unang step. Eh, yun lang, sir. Makapag-check up. Pa-check up ako, wala naman ako pera. Yes, oo. At mali natin, may makatulong mga kababay natin. Salamat naman, sir, kung meron naman sa akin maawa, magtulong sa akin, naramdaman. Kaya gusto ko na lang, sir, magdikti. Huwag na. Minsan iniisip ko, sir. Huwag po. Hindi po maganda yun. Para makaano na ako, makapahinga. Hindi po maganda. Oo. Oh, pinatay mo. Adinala. Ay, nung sige, ako nanay, po. Ha? Salamat po, ha? Inaalagaan ko lahat ini ang apo. Di ba? Tingati Carmelita. Maraming salamat din sa pagbisita niyo sa amin. Hello. Ayaw niya na rin pagka meron nagbigay ng pagmamahal. I-update ko siya ka nagte-text naman sa akin kung ano yung maging kaganapan. Sana I wish na matugunan ang kahilingan po ni nanay na mapa-check up.
para malaman kung anong stage na siya, ano yung proseso na dapat gawin. O, ito na naman panibagong pagsubok na naman po ito, panibagong medical problem na naman po ito na ating naitampok sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. Yung team ko po, pabisita ng kanilang channel ng bawat isa. Kay Butabang, Itna Condor, BB Mix Vlog, Yatsky TV at kay Gahing King. Maraming maraming salamat po. Unang-una nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos at kahit pa paano, nag-guide tayo na makarating dito at makausap natin si Nanay. At thank you rin kay Tita Malu de los Santos at nagbigay sa atin ng kunting pagmamahal. Ito naman yung ating hinahati-hati para makapag makahanap tayo ng mga panibagong beneficiary. Naya ha? Sige. Salamat po at kailan naman tayo babalik? Hindi po natin alam. Pagka mayroon nagbigay, doon po tayo babalik. Kaya salamat naman kung mayroon sa akin maawa. Pasalamat ako sa kanila kung yes po. Maawa naman sa akin. Mabuhay pa ako matagal. Ayun. Yun lang dapat, ang inangad no? ko. Huwag mo isipin na wakasan yung buhay mo. Wala po tayong karapatan na kitilin yung sarili natin yung buhay. No? Anay, sagin ko po, ha? Sige, sir. Salamat. Thank you po. Oh, kaya up, no? Sama ko lang sa bonus clip. Kilala niyo to? Si Karen Yen. Okay, kumusta na? Siging father, no? Wala yung asa mo, wala na kontak. Balte ko, may girlfriend ka rin ngayon bago. Wala ka naman. Yan, dito ka nagtrabaho? Pupunta kami doon, nung nakaraan buwan pa yata yun, wala ka. Diba yung punta tayo doon, mga bata lang, sabi na tiyatrabaho ka daw sa soft drink, sa ano, tindahan, sa may kanto. Oo. Ayan, yung ating kapartners, family sponsors, pasalamatan ko lang po mga kalingap. Kaya, Manitra Anderson, maraming salamat. Ati Pete Jones, Marcelina, maraming salamat po. Miss Erin Biswilan, thank you. At lahat-lahat na po na nabibigay ng pagmamahal sa ating matangin yung channel. Sa kay Ima Vlog, maraming salamat po sa inyo. Ayan. At kay Manay ng Bicol, maraming salamat. Yung lahat po ng team na pupunta sa ating upload, salamat po yung God bless. Ano sa muli, and patuloy pong sinusuportahan ang the great team mo rin naman. Kay Kuya Bal, kay Ate Inag, Kalinga Proud, pabisita po na kayo ng channel. Hanggang sa muli, mga kapartners, mga Kalinga, bati po yung God bless. Mag-ingat po tayo pa. Thank you so much.